Hello po, mga kagandang buhay! Magandang umaga! Dito po kami ngayon ng aking mga tao sa cattle farm natin. At meron po tayong project na bago. So, ang dami pong mga bakal na scrap. Mga kagandang buhay, oh. So, iniisip ko kung ipakilo na lang ito dahil sayang. Oo, at ang mga karton po, ihahakuti ni Manager Bio. At meron tayong ang bagong project dito sa ating farm. So, tatalakayin po natin yan para po ma-inspire din ang aking mga tagapanood about farming po, mga kagandang buhay, kung paano po pagkakitaan ang ating maliit na lupa. Kaya tali po kayo para malaman ninyo kung ano po ang aming bagong project. Marami pong naipon ng mga scrap. Si Kabiyeng Roger po, mga kagandang buhay. At segregate po namin ito para mabenta po yung mga ano na, wala nang pakinabang. So yan, mga istante, sobrang dami po namin ng mga istante. Nauulanan lang po, mga kagandang buhay. So, gusto ko pong i-share sa inyo, no, ang bago naming project ni Ron, ang ating agriculturist. Kung matatandaan po ninyo, ang building po na to is, ito po yung luma na puguan ni Ron. Wow! Oo. Kasapin natin si Ron kung ano ang kanyang project ngayon na atin pong susuportahan. Anong ginagawa mo ngayon, Ron? Makuha ko yung mga, ano, mga dumi at dadagdagan to ng tubig para matamnan na ng asula ulit. Kinuha kasi asula dito kasi mapayat na yung mga asula. Kailangan na mag-reapply ng abuno. So, anong ginamit mong abuno? Cow manure lang ginamit ko. Manure. Yung mga na-impact na na ano? Dumi oo, na bata. Mga ano na to? Mga dried. So, ano ba ang project mo ngayon at medyo kinukuha mo yung mga nakabasura doon sa dati mong puguan? Ililinisan yon tapos lalagyan namin ng itik. Yay! Itik? Wow. Lagyan nyo ng itik para bakit? Bagay naman dito yung itik kasi maraming mga puno at tapos madali lang naman dito yung tubig. Okay. Flashback natin, mga kagandang buhay, ng konti kung gaano ba kasaya ang area na to nung nag-uumpisa pa lang si Ron sa kanyang puguan. Nung inspire na inspire dito sa lugar na to si Ron nung hindi pa siya nilikramo ng mga kapitbahay dito. So, flashback tayo ng konti, mga kagandang buhay. Dito po tayo ngayon sa farm ng aking anak, which is nag-umpisa lang po siya sa 500 na piraso na quail. So, ang pag-umpisa po kasi ng poultry, mga ganda, hindi yan nakukuha sa volume kaagad. So, nag-umpisa siya sa 500 heads
para mapag-aralan niya po kung ano po kasilan ang mga pugo, kung paano po sila alagaan, experimentation, kung ano po ang vitamins na nakapag-bigay sa kanila ng maraming itlog, and then kung paano po mapanatili na malusog sila. May darating po tayong pugo ngayon dahil kahapon po ay nagkaling sila. Dahil umabot na po ng 1-year-old ang pugo, hindi na po siya nagbibigay ng maraming itlog. So kailangan po ikal na sila. So ngayong araw ay may darating na mga bagong mga pugo. Mga sisiyaw pa lang po. So, ililipat lang yung mga natira na nangingitlog pa. Ilang months na itong nililipat mo ron? 6.5. So, 6.5 months old ang mga nililipat dito ni Ron. So, maganda pa po sila magbigay ng itlog, mga ganda. So, nasa 90% pa po ang mga itlog na binibigay nila. So, yung kinal po kahapon na edad 1-year-old na, medyo lugi na po sa patuka, mga ganda. So, kinal na ang mga 2-5 pieces. Mga 2-5 pieces po ang kinal. Saan nilalagay yung mga bagong dating? Dito rin, dito. So, ito pa lamang po ang nagawa niyang, ano, decker para sa mga alaga niyang pugo. So, all in all, ilan po ang malalagay dito sa isang decker, Ron? 1 to 50 sa isang decker na patayo na ganyan? Itong lahat? Opo. 1 to 50. So, lalagyan natin sila ng 1 to 50 times 2. At saka kung makikita ninyo, may extension na po dito. Oh. Ayan. So, bubuksan. Kukunin lamang po ito para makapaglagay ulit ng marami. Mga nasa 5,000 siguro na heads ang mailalagay dito sa extension, mga ganda. So mga ganda, dumating na po ang ating hinihintay na bagong mga pugo, bagong mga sisiyo na for delivery na ipapalit natin sa kinal natin ngayon. Ayan po sila, mga ganda. So, dumating po ang ating orders. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, delivery po yan, mga sisiyo po na pugo. Paano mo nalaman na lalaki ang pugo? Si Milya. Ah, ganun. Ganun pala yun. Similia. May similia pala. Ayan. So, anong ginagawa pag lalaki ang pugo? Sinisipirit. Hindi kasi umiitlog. Okay. Sinisipirit pala pag lalaki kasi hindi umiitlog. Hello. Good morning po, sir. So, siya po ang ating supplier ng mga sisiyo na pugo. So, sir, kunting kaalaman lang po. Paano po kayo nag-umpisa na mag-agribusiness po na napili po ninyo ang pugo? Bali dati, nasa laying ano din kami. Kaso, minsan, hindi consistent yung supply galing Manila. So, nag-aaral kami mag-breed. So, nag-multiply kami, dumami. Kaya, ngayon, supply na kami. Bali, simula nito, nakita ko lang naman sa kabilang farm. Dati sa baboy kami. Nag-try kami mag-quail. Tapos doon, nag-focus na kami. Yeah, so, nag-alaga kayo dati, laying lang. Oo, laying lang. Nag-umpisa kami, laying lang. Sa ngayon, hindi na kayo nagli-laying? Ngayon, meron na kami layer. Meron na kami breeder. So, kunting kaalaman lang, sir. Sabi kasi ng iba, masilan daw alagaan ang pugo. Oo, kailan ano, tutukan mo talaga, pag-aralan mo, tapos bigyan mo ng time mo. Paano po makikilala ninyo na ang dinideliver nyo sa aming pugo ay ilang porsyento po yung babae? Kasi ang babae po talaga ang nagbibigay ng itlog at ilang porsyento doon po ang lalaki. Bali, tested na to, ma'am. Umpisa 2015, umpisa kami mag-breed.
na perfect na namin to sa 1,000. Marami yung 5 o 10 lalaki. Totoo po ba na pag nag-alaga ka ng pugo, hindi din pwede na walang lalaki? Hindi, basta layer kailangan. Kung pwede, puro babae talaga. So, ang may pagmamalaki mo sa pag-breed mo ng pugo na dinideliver ay mostly babae talaga. So, expertise na po kayo doon. Yeah. So, ito po ang supplier natin. So, ilang taon ka na po, sir, na nagpupugo? Bali, nag-start kami 2011. So, 2011. So, almost 12 years, 13 years, ganyan. So, ano pong masasabi ninyo sa mga nagbabalak po na mag-gumawa din ng farm? Bali, sa ngayon, ma'am, magandang negosyo ito kasi ngayon, demand ngayon ng pugo, lalo na patapos na yung pandemic. So, demand na naman. So, thank you very much, sir, at nakagawa po kayo ng paraan na kami pong mga nag-uumpisa ay hindi na po mag-aangkat doon sa Maynila. So, meron na po tayo. Tagasan po kayo, sir? Bali, yung farm at saka chile, makikita, nasa ano kami, sa Leon. So, balita ko sa Leon. So, last word na lang po, sir. Ano po ang encouragement na maibibigay mo sa mga tao na ano po ang advantage pag sumali po tayo sa agribusiness? Kung naghahanap kayo ng pagkakitaan o livelihood, isa rin to, isa rin tong pugo na magandang kunan ng harap buhay. At tutok lang, tutukan lang. Yun talaga po ang bagay. It's sir, no? Pag-aralan. Kasi buhay ito eh. So kailangan talaga ng time and effort na pag-aralan. So, zero naman kasi ang anak ko ay umorder sa inyo 500 heads nung umpisa pa lang. Oo, yun ang starting niya. So, hindi naman kailangan na mag-umpisa sa volume kaagad. Oo, mas maganda kung may experience ka para. Yes, oo. Pero sir, ilan po pala ang duration ng life ng mga pugo na makapagbibigay sa atin ng magandang production? Usually yung laying period nila is 1 year. Okay. Kung medyo maganda setup, tsaka maganda pa ang production, pwede extend 1 year and 3 months. Wow. So, ilang days ito? Ilang days na po ito, sir? Well, ito 25 days. Nagbibigay ng itlog ang pugo, mga ilan po ang ano niya, ilang days po siya? Ang maganda setup po pag-aalaga, 2 weeks minsan, nag-ano na sila ng itlog. So 2 weeks pa bago sila makapagbigay ng adaptation sa lugar. So nag-a-adjust pa sila sa lugar. Hindi ba kapos ang supply ngayon ng mga CCU? Oo, demand ngayon, ma'am. May memo yung DA na bawal muna yung ano at parang one month pa ata, walang shipment galing Manila dahil sa bird flu. So, kinukulang po kayo ng supply? Oo, kulang kami supply. So, dapat magdagdag ka na ng incubator, sir, para ikaw na yung... Ngayon, dumadagdag kami ngayon. Hindi nga lang mabigla. Kasi si Ron, balak namin, may extension na kami doon sa likod. So, itong area na to na half hectares, susupplyan mo kami ng maraming CCO. So, susupply natin ang mga itlog sa Boracay, sir. Ayan. Ano ang chance na magkasakit yung mga pugo? Nagkakasakit din ba sila? Tuloy-tuloy ang ulan, sinisipon din sila. So, ano pong... ano? Malimit pa, hindi naman sila. No? Basta healthy lang yung stock mo. Hindi sila lagi nagkakasakit? Hindi naman, basta maganda yung setup. So, kailangan maganda ang setup, no? Kailangan medyo pumapasok ang hangin. Malamig. Ano po ang ayaw na ayaw ng mga pugo? Yun, yung walang ventilasyon. Yun talagang ayaw nila, yung walang ventilasyon. Amonya sa loob, hindi makakahalabas. So sir, yun lang. Keep up the good work. Ayan. Naririnig yung mga ganda. Ayan, 24 hours po ang music ng mga pugo. So, ang hayop po na mahilig sa music, number one po sa listahan ay mga pugo. Hindi po pwedeng walang music ang inyong puguan. Kasi nakakapagkalma po sa kanila,
dumadami pong itlog nila pag hindi sila nasistress. Gusto nila may music. Music lover po sila, mga ganda. Hi, Migo. Anong masasabi mo sa negosyo mo? Ayos talaga. Bawi-bawi. Bawi talaga ngayon, ano? Pagkatapos ng pandemic, okay. Pagkain mo, okay na. Pero at pandemic, wala talaga. Wala. Siguro, pinamigay lang sa ano? Frontliner. At least nakatulong sa mga frontliners. Naging malakas sila during the pandemic. Nag-high blood mga frontliner. Ah, ganun. Hello Dad, good morning sa iyo. Ipit ulo. Ano to? Ay, sino nga na? Ipit ang ulo. Aboy ron. Dad, tatanungin kita, paano mo nakumbinsi yung anak mo na kumuha ng agribusiness na kurso? Agriculture, Dad. Sinabi ko lang sa kanya na yung kailangan talaga ngayon, yung producer ka ng ano, ng essential food. Itong pag poultry ay sarili siya sa liban kasi sa ngayon. Kasi kailangan nating kumain ng egg. Sinabi ko sa kanya, darating araw, nadadami ang tao, kunti yung farmers dahil marami ang challenge ng mga farmers din. Daming mga obstacle na dadaanan. Mayroong kung minsan namamatay yung mga hayop. Kaya maganda ito, challenging business to. Kailangan dumaan ka sa matinding pag-aaral nito bago ito maano, perfect. Ayun na nga, pumayag naman siya. Pumayag siya na ito yung taki niyang negosyo o mapapag-aralan niya to. Kaya nag-aral siya ng agriculture. So malaki talagang impluensya sa mga anak natin ang mga ideas din ng mga magulang. So maraming nag-encourage sa kanya na mag-aral sa Maynila, pero ang kagandahan doon ay napag-isip-isip niya na tama rin yung mga tips na binibigay mo sa kanya, at nag-aral siya bilang agriculturist sa Banga, sa ASU Banga. Meron po silang kurso doon na agriculture. So Dad, ano po ang benepisyo na maibibigay ng pagiging agriculturist compare po sa ibang mga kurso, mga doktor, mga abogado, tsaka mga dentista, mga ganyan? Ano po ang kagandahan ng pagiging agriculturist? May difference dahil nga sa ang laking difference noon, yung gugugol mong oras doon sa pag-aaral mo ng mga matataas na degree ng tulad ng abogado, doktor, may mahaba-haba yun eh. Mga 10 years, 12 years bago ka professional dito, 2 years lang. Pag natapos mo yung 8 years, magninegosyo ka na. At saka dito kasi hindi lang apit sa income mo, pero kung ma-perfect mo yung ginagawa mo, yung kita hindi naman magkakalayo. Pero importante doon yung talagang gusto mo. Dahil pag hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, ay wala, hindi mag-successful. Kailangan gusto mo talaga yung ginagawa mo. Actually, yung anak natin hindi pa naman graduate, pero kumikita na siya. Ayan. Ron, halika Ron! Halika. So, interviewin natin siya, mga ganda. So, Ron, so napag-usapan namin ni Dad na pinagmamalaki ka namin ng tinahak mong journey ay pagiging agriculturist. So ano naman ang masasabi mo na mga payo sa mga kabataan ngayon na hindi pa lubos na alam nila kung ano ang tatahakin nilang journey? Pinti man si Kanda. Kasi yung kurso, yung career na pipiliin mo o kahit piliin pa ng iba sa'yo, matututunan mo rin yung mahalin.
Ako nga, una kong nag-agriculture, di ko naman talaga gusto. Tapos, nakita ko yung mga kagandahan ng agriculture, yun, minahal ko. Nag-aaral na mabuti, nag-eksperimento, hindi natakot sa risk. Yun, medyo natuto. So, ito na ngayon. Sa kanila, huwag sila matakot mag-sumugal kasi yung negosyo, yung life, sugal. May panalo, may talo. Huwag nilang isipin, laging panalo. So, anong year ka na ngayon sa pag-aaral mo? Fourth year. Fourth year na. So, sa fourth year na pag-aaral, anong mga natutunan mo sa school na na-apply mo sa sarili mong negosyo? Marami. Kasi yung negosyo ko, agriculture related eh. Agriculture ako, so lahat na natutunan ko, na-apply ko. Wow. From pest management hanggang pag-formulate sarili mong feeds, pag-compute ng vitamins na i-intake ng ano lahat. Lahat ng tinuro sa sulahan, in-apply ko dito. Congratulations sa mga teachers na nagturo sa anak ko, na-inspire ninyo yung anak ko. And most especially Ron, sino talaga ang nagbigay sa'yo ng inspiration para magiging agriculturist? Kayo. Wala naman, di ko naman niisip na magiging agriculturist ako dati. Gusto ko lang dati, maglaro lang. Ng basketball. Asang mga musikat na university. Maganda naman ang basketball. Maganda rin mag ano, agriculture. Sabay. Sabay. So, ano ang maibibigay mo Ron? Anong highlights? Anong highlights? Kumikita ka na ba? O highlights sa mga manonood? Kumikita naman, pero tama lang. Pangkain-kain lang. Ilan ang alaga mo na sa ngayon? Nag-umpisa ka sa 500, right? Marami na sana na sa kinal eh. Pero ano, mga by the end of May, siguro mga ano na yan, mga 6,000, 7,000, 8,000 yun yan. So looking forward, mapapadami mo pa talaga. So nag-umpisa ka sa murang edad. So mapapadami mo pa talaga, hindi lang sa pugo, kundi sa mga laying din ng mga manok. So ano ang inspirational talk mo na maibigay sa mga kagaya mo na gusto din na mag-exceed o magtagumpay sa agribusiness? But iba naman kasi yung agribusiness eh. Hindi lang pagpupugo. Lahat ng negosyong related sa agriculture, agribusiness yung tawagin. Isipin muna nila kung kaya nila bago sila sumali sa ganyang negosyo kasi yung agribusiness masyadong nakakapagod. Hands-on kasi yung agribusiness. Mabigat na gawain kahit sa pagtanim o pag-alaga ng mga hayop. Hands-on talaga. Hindi talaga sa'yo para yung agriculture. Kung mahina ka o mahina katawan mo o wala kang idea, magtanong-tanong ka muna, mag-research. So nung first year college ka, maraming nagsasabi sa akin na bakit daw agriculture ang pinakuha naming kurso sa'yo. So maraming nagmamaliit sa agriculture. Pero anong masasabi mo? Di ba? Sabi mo sa akin, hindi madali ang pag-aaral ng agriculture. Kasi sabi na minamaliit lang kasi ng iba eh. So sa ano mo, sa school mo mula first year hanggang fourth year, ano ang masasabi mo sa mga kabataang tulad mo na pipiliin o tatahakin ang pag-aaral na bilang agriculturist? Maghanda lang sila sa mga sasabihin ng iba. Kasi marami talagang nagmamaliit sa agriculture kahit doon mismo sa university. Yung agriculture masyadong mahirap. Sabihin lang ng iba yan na madali. Lahat ng subject, sakop na agriculture. Science, math, lahat, statistic, lahat ng kurso. Lahat ng mga major na mga courses, matatahakin nyo. Kayong mga pipili na agriculture, huwag nyo maliitin. Baka mag-ship kayo first year pa lang. Yes, congratulations na malapit ka na mag-graduate Ron. Very proud kami sa'yo at nandiyan na kami ni Dad para tumulong para mapaunlad pa ang ating farm. Thank you so much! Ayun po ang ating mini cattle farm at naririnig po natin na naglilinis si Jojo doon sa mga baka. So, feature po natin sila, mga kagandang buhay mamaya. Yay! At ito naman po ang lugar na dating puguan ni Ron na talagang nililinis. Sayang kasi yung mga karton pa, ibenta ni Manager Bio. Wow!
mga napier po natin na itinanim. Ano? Ganda ng pagkapaplat nila, oh. Talagang trinabaho nila ng husto itong pagtanim ng napier dito. At dito naman po, dahil nga magtatanong kayo bakit lagyan natin ng itik, may mga search naman po si Ron Ron kung paano po mag-alaga ng bibi dito dahil marami po ang source of water. Malapit po tayo sa irrigation. Lagyan po ito dahil sayang mga kagandang buhay, meron na kasing structure. Sayang ang pagpagawa nito at hindi po na papakinabangan. Oh, hello! Ayan. Ayan po ang lugar. May alaga po dito si Ron dati na 5,000 heads of quail. Hugo. Wow! Ayan. Marami pong mga bakal-bakal yan. Marami po silang nagtatrabaho. Pubenta po namin yung mga bakal na yan, yung mga hindi na kailangan. Mga plastic. Scrap po natin. Mga mulye ng sasakyan. Pubenta na po natin yan para wala na pong basura. Mga karton dito na stocks ni Manager Bio. Benta na nila. Mga egg trays. Tingnan mo muna, Edmar, yung mga egg trays, yung mga mapakinabangan pa natin, ha? Huwag ibenta yung mga egg trays na kailangan pa natin. Yan. Marami, marami pang mapakinabangan dito. Mga istante po mga kagandang buhay ay atin po itong gamitin. Magtinda po tayo ng prutas. Kasi ito po mga istante na to, pang prutas po namin ito. Kada December. So, ang dami po nito, oh. So, hindi natin ibenta yan. Yan. Piliin lang natin. May mga lagayan pa po ng bigas. May mga sidecar pa doon. Ang history po kasi ng sidecar na to, tsaka yung motor doon sa labas. Nadisgrasya po yung top down namin sa Boracay. Nadisgrasya. Tapos na ICU po yung dalawa nating tao. Laki po ng gastos natin. Tingnan natin kung mapakinabangan pa itong sidecar na to. O benta na natin mga kagandang buhay. Pacheck natin kay engineer yung mga pwede niyang gamitin dito. Ma-scrap pa ba niya na pwede pang gamitin sa mga ginagawa niya. So, ayan. Ayan po yung bubong. Medyo matibay po ang pagkagawa nito ng puguan ni Ron kasi mga bakal po yung kanyang mga poste. So, mapakinabangan pa daw, sabi niya, para po sa ating mga itik. At ang balak po namin mga kagandang buhay is 2,000 po na itik ang ating idadagdag. And of course, andito pa rin po si Manager Bio. Present lahat yan sa ating mga project. Pagyamanin po natin ang ating kalahating hektar po na lupa dito. Kasi ang itik po ay hindi rin po masyadong mabaho. At nag-give up po dito ng puguan si Ron dahil nilikramo nga kami. Pero ang mga bahay po dito, mga kagandang buhay is ang layo. Malayo po ang mga bahay dito, pero still, kung hindi ka po talaga blessed sa mga kapitbahay, kahit malayo pa yung farm mo, ay alam mo na, ang kultura ng mga Pilipino kung naghahanap ng pwedeng mailikramo sa atin. Ang layo po ng mga kapitbahay, oh. Nandyan. So, paano po nila naamoy yung pugo ni Ron? So, para po walang gulo, mga kagandang buhay, is naghanap na lang tayo ng ibang location. Pero sabi ni Ron, is napakasayang po itong location na to. Dahil ito nag-extend siya, eh. Na-extend niya ito dati. Dati kasi, nasa 2.5 lang yung ano niya, yung pag-umpisa niya ng pugo. Ito naman dito banda na puro bakal is regalo natin sa kanya ito sa kasal niya. Medyo malaki din po ang ginastos natin dito. Kaya sayang, sabi ni Ron. So, antabayanan po ninyo ito mga kagandang buhay, ang aming pong pag-alaga. Dahil balak po talaga namin, ano na eh, mga meron daw available doon sa Iloilo na itik na 3 months old, may 4 months old. Manager Bio, anuin mo yung ano, mga 3 ha? Yan, may mga pwede pa. Oh, pero mag-face mask ka mo. Kasi yung ano ba, yung alikabok, baka ma-allergy. Oh no! Mm-mm.
So sana po mga kagandang buhay ang tabayanan yung itong aming project para ma-inspire na naman ang ating mga viewers kung paano ba mag-alaga ng itik, maganda ba talagang farming, ang pag-iitik para po yung mga ka-OFW natin sa ibang bansa na nag-iisip kung ano ba yung umpisahan nila sa farming. Aba, ito na, yung itik farming. Kasi sabi ni Ron, marami daw nagdadala dito ng mga itlog galing Batangas. So, hindi po gusto niyang magkaroon ng mga layers na kung saan sinasabi ng ating mga viewers na bakit wag di kayo mag-alaga ng mga paitluging manok. So, daming supply po dito dahil galing Batangas, nagbabaklo din tayo. Nagdadala tayo doon ng baka sa Luzon. So, perfect po na mag-backload na lang. So, ito talagang itik na hindi kami nagbabackload. At medyo malawak po yung market. Wala pong masyadong supply ng itlog dito ng itik. May nag-aalaga pero hindi sapat. Kaya, ito pong itik ang aming i-prioritize po sa farming natin. Wow! Pwede naman doon sa ano natin, doon sa kabila. Kasi may languyan ang mga itik. Pero gagastos pa kami mga kagandang buhay sa building. Dito naman po, pwede naman dahil nag-search naman po kami, pwede namang makapaligo yung mga itik natin sa mga alternatibo na mga swimming pool lang. Diba, Manager Bio? Gagawa tayo ng swimming pool tapos pwede kang mag-swimming kasama ng mga itik natin. Okay. Ano po yung updates para po itong vlogs na to magiging milestone natin. O tingnan natin after ilang years, paano ba tayo nagsimula. Kaya napakahalaga rin po ng ating mga ginagawa pong pag-video sa atin pong mga pagsisimula. Para marami pong ma-inspire sa farming po mga kaganang buhay. Tumubo na po mga kaganang buhay yung napier natin na pinatanim. Ano na po? Yay! Tubo na o. O, lagyan natin ng abuno yan mga kaganang buhay. Mga baka natin. Ayun po, yung dalawa pong inahin na ikakarga na natin pagdating ng truck, pakatay na natin yan mga kagandang buhay. Po, yung mga anak nila. At naglilinis po ngayon si Jojo oh, sa ating mga baka Batangas. Yay! Ang area po natin dito mga kagandang buhay is kalahating hektar po ito. So morning routine po ng ating mga bakang Batangas. Ilinis po ng ating Jojo ang ating mga bakang Batangas. Hoy, tulong ka, natulong ka. Ayan, natulong si baby. Po ang ating mga bakang Batangas, napakaganda na po ng mga katawan nila. Yan, si double ear. O, lalaki po yan, mga kagandang buhay. Tingnan niyo po yung mga tinga nila. O. Gaganda nila. So, ang mga for sale ko dito mga kagandang buhay is yung mga lalaki. Mamu, sabi ni Ron, mamu daw itong ano na to eh. Gold, si double ear. Mga bata pa po itong mga kagandang buhay. Napunta sila dito, kakawalay pa lang.
Ito po'y kalahating hektar, mga kagandang buhay. So, pwede, sabi ni Ron, na mag-alaga pa kami ng additional na mga itik dahil sayang naman po ang building. Nilagyan lang po ng mga basura. So, dito muna, magdadagdag kami and then pwede din namang magdagdag doon sa kabila. Paunti-unti lang mga kagandang buhay, nagagawa din tayo ng magandang building na doon. So, dahil nga sa hindi pa lumago ang ating puhunan, paunti-unti lang muna, dahil doon talaga sa may Langoyan na yon mga kagandang buhay, sa kabilang farm, perfect po ang pag-alaga ng mga itik. Kasi ang source of water po, flowing doon. Pero dito, pwede na tayong gumawa ng mga alternatibo po na Langoyan ng ating mga itik. Kasi ngayon, high-tech na rin ngayon po ang pag-alaga. Kailangan lang po feeds. So, sa Luzon po tayo kukuha ng feeds dahil doon naman talaga po ang magandang bilhan ng feeds. Medyo makamura po tayo dahil meron naman tayong sariling sasakyan. So, ito, mga kagandang buhay, napaka-healthy po ng ating farm dahil ang dami pong makain-kain dito. Tanim din kami ng mga gulay-gulay dito, mga kagandang buhay. Pag natutukan na itong farm na to. Ang dami pong hinog ng mga bayabas, magsawa ka lang po sa pagkain, no? Aming hinog. Oh, masaya talaga. Ang may farm ka po, mga kagandang buhay. Kung meron po kayong konting ano ba, lupa, ma-inspire po kayo dito sa on the process namin po na itikan.